Hi guys! Welcome to my channel! Guys, pag-usapan natin ngayon yung mga apartment dito sa Alberta. Pero, pag-usapan natin habang ako ay maglalagay ng makeup. Okay? So, mura pa bang mag-apartment dito sa Alberta, Canada? So, yung Alberta kasi, yun yung province ng Canada. So, ayun, yun yung pinakamurang provinces. Ah? Hindi, isa sa mga murang provinces dito sa Canada. So, ayun, pag-usapan natin, mura pa bang magrenta? Yes, dati murang-mura pa siya, nasa 800 siya. So, 800 Canadian dollars yung one bedroom. Meron pa nga ay two bedrooms, 900. So, ayun, mura-mura. So, na-enjoy ko talaga siya dati for 5 years. For 5 years, na-enjoy ko talaga yung apartment namin dati. So, ngayon bigla siyang tumaas ng about 1,200 for one bedroom lang siya. So, susunod natin dito. Ito na, isusunod natin. Tapos na tayo ng skincare ha, dito tayo sa banyo namin. Pasensya na po kayo. So ngayon, so 1,200 for the next coming year. So actually, naghahanap talaga ako noon ng ng ibang apartment na malipatan. Kaso, wala talaga ako nakita na mura. Merong mura pero sa side ng malayong-malayo siya. Merong tag 1,200 din. Mga 2 bedrooms. Ang mahal na rin yun sa akin, guys. Alam ko, sa bandang Toronto, Vancouver, ay grabe, mura lang yan. Pero, ako ay namahalan ako talaga yan kasi nasanay ako ng 800 dollars dati for 5 years, kaya nakaipon ako ng bonggang-bongga, o di ba? Nakaipon ako ng bonggang-bongga niyan. And then dahil mura lang 'yon dati. So ngayon hindi na, nagmamahalan na talaga siya. So ayun na nga, yung ranging ng apartment is 1,800 for 2 bedrooms na siya. So, 1,800 and then for 2 bedrooms. Kaya, kung pag kumuha ka ng bahay, kung may enough savings ka na, mas mainam pa sigurong kumuha ka ng bahay kasi yung 1,800 mo, kasama na yung utilities mo. But, depende kung anong klaseng bahay na kukunin mo. So, depende sa budget mo din lahat. Ayan. Depende sa budget. So, teka muna. Kuha mo na tayo ng ito. Kailangan itong tahal natin. Papasok na tayo sa trabaho kasi. So, ayan. Depende sa budget mo kung pasok ba siya. Teka. So, kailangan mo talagang, kung halimbawa katulad ko, na katulad namin ni husband, na halos minimum lang ang sahod, tapos may balak kumuha ng bahay, so, kailangan mo talagang pag-ipunan. So, ipon ka ng pang down payment. Kung pwede, sobrahan mo. Ayun. So, sobrahan mo siya. Ganito ako magkilay, ha? So, sobrahan mo talaga siya. Kailangan sobrahan mo yung savings mo. So, pag para sa amin, na minimum lang ang sahod, halos minimum lang. One job lang din kami. So, ako ay nasa retail. At yung husband ko naman ay nasa fast food din nagtrabaho. So, one job lang kami. Sawa ng Diyos. More on tulog po ako. Ayun na. More on tulog po tayo. Kaya, ayun. So, kahit pa man ganun, ay nakapag-ipon kami ng kahit kunti lang. Ayan. So, nakapag-ipon po kami ng kahit kunti lang talaga, kahit pa paano. So, nung
Actually, pwede naman kaming kukuha ng bahay sa malayo. Pangalayo nga lang. Meron naman diyang tag 200 plus single di ano, double detached. So, ayun. Kaso lang ay malayo siya. So, kung dito naman, mag-single detach ka dito sa ano, sa malapit sa amin kasi gusto ni husband na malapit lang kami sa work. Malapit lang kami sa work magkuha ng bahay. E, pag kumuha ka dito ng single detach, mahal na rin, nasa 400 siya. Not single detach, it's double detached. So, ano to siya? Mahal siya. Nasa 400. Eh, hindi natin kaya niyan. Gusto ko magbayad ng parang ganun din yung budget natin. So, hindi ka kasi pwedeng hindi tayo maglaan ng extra sa ating everything. So now, naisipan namin na instead of doing that, pero actually, pag sa malayo, makakuha ka talaga siguro ng murahin. Kasi mura lang nga dito sa Alberta eh. So, makakuha ka ng mura na katulad sa kaibigan ko, 290,000 sa kanya, double detached. So, yung babayaran nila is nasa 1,200 lang. So, pero ayaw ni husband doon. Ganun. Kaya ayun, sabi ko, imura talaga dito sa Alberta. Kapag marunong kang maghanap ng bahay, ayun, hanapin ko na yun ako. Pag, may tiyaga ka talaga, yun. Kaso ayaw niya. So, dito, kumuha na lang kami. Yung available lang sa budget namin, swak sa budget namin, is yung townhouse. Townhouse lang ang, namin, swak sa budget namin. So, ayun na nga, kinuha namin yung, townhouse. So, yung babayaran natin dito, more or less, 1,800. But so far, nasa 1,500 lang, 1,500 ba? No, nasa 1,300 lang pala. 1,300 pa lang yung nabayaran namin. Naka first month kami dito. So, yung ideal talaga niya is 1,800 to 2,000. So, pag may winter na. So, ngayon malamig-lamig na minsan. Inuun namin yung heater. So, ayan. Mas mura talaga dito. Sa, pag, dati enjoy na enjoy talaga ako sa apartment kasi ang mura eh. Ayokong magbahay kasi, syempre, andyan na yung mga utilities, kasama na yun ang everything. Kailangan mo, sa'yo na lahat yung gastusin, na sana ba yung hinahanap ko dito. Ayan, sayong-sayo na talaga yun. Kaya, ayun, may dagdag na siya. Pero, ayun, kung mag-apartment ka naman, hindi. Kapag mag-apartment ka, ay talagang wala yun. Pero, 1,800 biruin mo naman, 2 bedroom, 1,800. So, 1,800 be, 2 bedroom. So, ano mangyayari sa'yo? Hindi pa mapasayo yung bahay. At nagbabayad ka niyan samantalang kung ano ka, babayad ka ng 1,800 sa ano mo, sa anong tawag nito, magbayad ka ng 1,800, edi, sayang-sayo pa na yung bahay. So, okay lang siya din. Kaya mas, masabi ko, mas mura talaga yung, tika muna. Ayan, tapos na tayong nakapag, makeup. Ayan, yun lang, konti lang, para ready sa work na. Ayan. So, ayan. O, oh, diba? Yan na yung face natin going to work. Nahulog ko yung husband ko. Ayan. So, ayun na nga. Maglagay na tayo ng natin. Mga everything. Tapos na tayo nag-makeup. O, diba? Ayan. So, ayan. Presentable na ta konti pag pumasok ng trabaho. So, ayan. Yeah, pumasok na tayo sa mortgage. So, yung dinown pala namin is 50,000 Canadian dollars. So, ayan.
mayroon tayong natirang utang na 155,000 Canadian dollars. Kasi yung bahay is 207,000. So my basement, ayun, my basement. At dito ako ngayon sa ano, sa kwarto namin, sa master's bedroom. Yan. So, ayan. Ito yung mga natin. So, yun lang. Para sa akin, mas mura pa rin ang mag-apartment dito sa Alberta. Pero para makatipid ka more, para ma naging sayong-sayo na yung ano mo, bahay mo, you have to be wise. Yung mga pinagagastusan mo, you have to be wise in spending na. In spending talaga. So, kung mayroon mang mura dyan na makukuha mo, ma-mortgage mo, tapos may ipon ka, go for it. Kasi masasayang din yung salapi mo kapag hindi ka magano. Ouch! Hulog-hulog. Hindi ka, pag mapunta lang sa, ano, sa apartment. So, okay lang naman kapag yung apartment mo ay mura. So, ngayon kasi, pag ang yung ano ko kasi dati, pag lumampas na siya ng 1,000, going to 1,000, ay, ano na talaga yan, ay, not acceptable na talaga yan sa akin. So, up to 800 lang ko to 900 pwede. Pero, ayun, hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng lalampas siya. So, yan, nakapag-decide na rin ako. Ayan, nakapag-decide na rin kami na mag-mortgage. So, yung babayaran namin monthly is 800 lang. 886, o, di ba? Depende kasi yan sa ano mo. So, 886 lang babayaran namin. So, ayan guys. Ayan, mas mura pa rin dito sa ano talaga, sa Alberta. Mag-apartment. Ayan. Pero kung gusto mong makatipid, as I said, ayun, kailangan mong ano, kailangan mong mag-isip. Mag-isip. So, take note ha, ano lang kami po, one job lang. Si husband nasa fast food, ako ay nasa retail po. So, ayan, sawa ng Diyos. Nakayanan naman ng lahat. Ayan yung ano natin dyan. Kayanan naman lahat. Kayang-kaya. Ayan, may niluto tayong adobo. So, luto na siguro to ngayon. Kain na. At ako'y, 33 na. Okay, bye-bye. Bye-bye and thank you. See you for my next video. Bye-bye.